Ngayong pinagdiriwang Labor Day, kinikilala ang kahalagahan ng mga manggagawa at ang kanilang mga ambag sa lipunan. Layon din ang Labor Day na ipagmalaki natin ang ating marangal na hanap buhay, maliit man o malaki, mataas o mababa man ang posisyon, igan. Yes. Diba? Dapat talagang binibigyan natin ang pahalaga. Lahat ng manggagawa, yan ang parang gulugod ng ating ekonomiya. Correct. So hindi ano yan, kung ano yung pwesto mo, mababa o mataas. Lahat yan ay may kontribusyon sa isang industriya o sa isang negosyo. Kaya dapat lahat yan ay pinaparangalan natin. Di ba, Igan? Yes. Mabuhay kayo. Saludo kami. Mabuhay po kami yun lahat. Samantala, kaya naman pinapaflex natin sa ating netizens ang kanilang mga trabaho at kung gaano sila ka-proud dito. Yes. Maris? Of course, lahat tayo proud sa mga ating mga manggagawa. 6 na taong pagiging janitress yan ang binibida ni Maylene Lianza. Sobrang grateful daw siya at ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho dahil daw sa trabahong ito, nakatutulong siya sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Si Nori Alonsabe, proud and happy sa kanyang 16 years na pagiging all-around kasambahay. Ang sarap daw sa pakiramdam na nakakapagdala siya ng pera sa kanyang pamilya tuwing sahod niya. Proud teacher naman si Antonio Maipa. Naniniwala siyang ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ang mga kagaya niyang guro ang tutulong sa paghubog sa kanila. Ang OFW naman na si Rose Jade Pabalunan, cleaner o tagalinis siya sa ibang bansa. Hindi raw biro na malayo sa pamilya pero tuwing maiisip niya na maibibigay niya ang pangangailangan ng pamilya, nabubuhayan siya ng loob at nagiging motivation niya ito para makayanan ang homesickness. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.